So yun mga tol, magandang araw po sa ating lahat, no? Ayan, nandito po tayo guys, no? Dito po ako ngayon sa area na kung saan itong area na to na safety talaga to. So ngayon mga tol, dito, ayan, makita natin dito sa may likuran ko, no? So ayan guys, ito po yung na-rescue natin doon sa may public cemetery na kung saan na no, matagal ko na itong minamanmanan. So ilang beses po tayong pabalik-balik doon sa may area. So wala siya doon. So kagabi, ito po yung na-rescue doon. So akala ko na hindi siya magpapareskyo. So ito mga tol, no, ito po yung kalagayan niya dito. So taga Davao City. So yan, ito po yung kalagayan niya guys. So dito natin 'to nilagay, no, sa safety na area na kung saan. So ito po siya, no. Yan po yung na-rescue natin doon sa may interior, no. Kung saan na nagwala to sa kanyang sarili. So may sugat pa sa kanyang ulo. Ayan, sugat sa kanyang ulo. So ito po yung mga tol, noon ako po yung nagagamit nito noon, no? Ayan yung naano tayo sa ating kamay. So pinagamit muna natin sa kanya, no, yung mga ginagamit ko mga tol, no, pinagamit natin sa kanya para makatulong tayo. Ito po yung kalagayan niya, no? Dito natin muna ilalagay itong safety na area. Kawawa naman itong bata nito mga tol, no. Dong. Ayan. Ito po mga tol, no, nilagay natin yung kawawa naman. So kung meron tayong mga mga tol, no, siguro kapag meron na tayong pera, makatulong tayo sa ganitong sitwasyon, no. Matulungan din natin, kawawa naman, no. Pati din ako nakikita nito mga tol, ba. Sobrang sakit ng dibdib ko kasi sa ganito mga sitwasyon, kita natin ba na nahirapan yung tao, kaya may puso talaga tayo na tumulong, lalong-lalo na sa mga bata. So sa ganitong edad, parang ano to mga tol, ako yung nakikita to, parang mga nasa mga 17 or 16 itong edad na to mga tol, no. So ako, masakit din sa aking kalooban mga tol na kita na ganito na palaboy. So base sa ating mga interview doon sa mga tao doon, so ito daw, kung nakita na daw to nila na palaboy-laboy sa daan. So nung dati nakita to nila doon sa may Tagum, saka may naka-feedback sa atin, may nag-PM sa atin na taga Davao City daw to, kaya pumunta daw dito sa aming area. So ito mga tol, no, kaya kung mayroon ako makita na ganitong sitwasyon, naghanap talaga ako ng source, naghanap talaga ako ng paraan para matulungan itong ganitong sitwasyon. So yung mga gamot natin, so maghanap pa tayo ng mga gamot, no, gamot na ipainom natin kasi yung ulo niya may sugat. So kaya tiningnan ko mga tol kung ano pa ba yung pwede natin. So yung ipapakain natin ito at saka yung gamot, no, kailangan pa tayo ng mga maraming gamot kasi ito mga tol, no, para bumalik yung lakas niya at saka pag bumalik na yan natin na paayusin natin yung mga damit niya, yung mga tol, yung mga damit niya. Akin po yung mga damit niya mga tol, no, yung ginagamit ko na. So pinasuot muna natin sa kanya. Tsaka ito po yung
Ito yung mga damit niya mga tol. Galing pa po sa atin yan para makatulong tayo sa kanya. So kanina, pinakain natin to kanina. No? Pinakain ko to kanina mga tol para malakas siya. So yung pinakain niya kanina mga tol, pinakain natin sa kanina yung gulay, no? Kasi gulay lang po yung ma-afford natin sa kanya, no? So mamaya, no? Maghanap tayo ng paraan para na makahanap tayo ng gamot, no? Kasi wala pa tayong pera sa ngayon. So wala pa tayong sahod dito sa YouTube, kaya maghanap pa po ako ng pera mamaya, no? Para matulungan natin itong bata na to na palaboy. So kawawa naman. So kahit sino naman, no? Kahit sino, dami nag-PM sa akin kagabi, no? Kahit sino naman siguro mga tol, na masakit siguro sa kanya, sa kanilang mga kalooban mga tol, na ganitong nga sitwasyon. Kahit anak nyo mga tol, makikita kayo ng ganito na palaboy, no? Sa sitwasyon nila. At sana kung meron kayo mga anak, no? Sa mga ano dyan, may mga anak dyan na ganitong kaparehong edad, no? Kung meron kayong mga anak na ganitong edad, kung sumasama sa mga barkada, at sana mga ano natin, yung mga may pamilya na merong ganitong mga anak. Kasi sa sitwasyon ngayon, nasa mga edad na mga 16 to 17, so sumama na sa kanyang mga barkada. Kaya kung meron kayong mga anak dyan, no, mga nanay, mga tatay, no, meron kayong mga anak, so please alagaan nyo, mahalin nyo. At yung hindi naman sa lahat na mga gusto nila maibigay nyo, pero yung ano lang, yung pagmamahal sa mga anak, so gawin nyo yan, no? Kaysa malulong sa droga or mariwara o mapasama sa barkada, katulad nito mga tol, no? Katulad nito, siguro may mga dito sa Pilipinas, dito sa amin, may mga ganyan na pinabayaan na nila yung mga anak nila kasi malalaki na. Pero mga viewers mga tol, kung meron kayong mga anak, so ang aking suggest na lang sa inyo na bantayan nyo mabuti, monitor nyo yung pagmamahal ba, o may bonding din kayo. So kaysa minsan mga ganito, no, minsan kulang tayo sa pagmamahal sa mga anak natin, no. Ibigay natin yung pagmamahal ng totoo at sincero tayo, at kung ano yung mga mali nila, gagawin natin na maging ehemplo po tayo. Hindi natin pabayaan yung mga anak. Kung meron silang ginagawa ng masama, ano natin, advice-an natin. Kung bata pa sila, mga edad pa ng mga bata pa, pwede natin pagalitan. Pero sa ganitong edad, pwede na itong huwagan yan. Huwag natin pagalitan mga tol kung meron silang mga pagkakamali. No, katulad nito mga tol, no? Katulad nito, parang pinabayaan, inabando na sa kanyang pamilya, no? So sa ganito, may mga patik pa siya mga tol, may mga patik pa dito sa kamay. Ayan, oh, may cross pa. Ayan, oh. May cross, oh. Ayan. Patik, oh. Patik 'yan mga tol. So siguro may kagrupo yata 'to. May kagrupo, no? May mga patik na mga merong mga sign na mga natin alam kung ano kaya mga sign nito mga tol. Ayan. May mga sign at saka may mga patik pa to dito sa likuran, no? Malaking patik dito sa likod at saka dito sa ano niya, dito, oh. Dito. Kahit patik mo na lang mga tol, no? Takot talaga ako niyan, kahit isa wala talaga akong patik. So yung pag-aalaga sa aking mga magulang, yung tunay na pagmamahal nila sa akin, no, binibigay nila, no. Kaya kung meron kayong mga anak, just respect, no, just respect. So, 'yan, kita natin, no.
At least man lang mga tol, no, dami nagsabi na i-update DJ, saan mo ba ilagay. So ito, dito ilagay ko mga tol, no. Dito wala pa tong ano mga tol. Ano lang to? Parang tawag nito. May kakilala kasi ako doon sa may dulo, yung matanda. Sabi niya, baka pwede yan doon sa bahay doon niya na bakante. So hindi naman to niya ginagamit. Sabi niya, kung meron daw akong pera, pwede daw babayaran ko siya ng kunti-kunti para yung upa dito sa bahay. So mababayaran kasi ayan, may kurinti pa man dito mga tol. May kurinti pa man dito. Kaya ayan mga tol, kung meron tayong pera, naka pwede natin to marintahan at mabayaran ng kunti-kunti si tatay. So, wala tayong pambayad doon sa hospital at yun na nga, alawan sa labas, pagkain ko at saka yung mga gamot pang ibilin doon sa loob, no? Gusto ko sanang i-CT scan, tawag ba yan? Tama ba? Na i-CT scan yung ulo, yung i-scan yung ulo, yung dito sa ulo niya. Kasi may ano ba, parang pinagtripan yata to. Yung i-scan talaga yung ulo niya dito para kung ano yung ano dito ba, baka may sira ba or baka may dugo sa ulo. Hinampak to siya ng mga rugby boy doon sa lugar nila. Wala kaya naglalakad nito siya mga tol na baka pinagtripan. Yun po yung hinala ko mga tol ba, kasi kapag tatanungin ko mga tol, no, hindi naman siya sumasagot. Minsan sumasagot siya pero wala talaga totally sa katinuan talaga. Kaya ayun, hindi ko alam kung ano pa ba yung pwede. So sa aking mga obserbasyon mga tol, no, pwede akong bumili ng gamot nito, gamot at saka kailangan tong masitiskan itong ulo, baka ano niya, pinupukpuk niya yung ulo niya, baka pinagtripan siya, no. So hindi ko alam, no, hindi ko alam. Mas okay po yung makita talaga at ma-scan talaga doon sa may doktor kung ano talaga yung pwede natin gawin, no. Kaya siguro sa ngayon mga tol, maghanap pa tayo ng pera para makatulong tayo sa ganitong sitwasyon. So yun mga tol, tulungan niyo po ako na kung ano yung pwede natin idagdag. Pwede kayo mag-comment dyan sa ibaba, no? Pwede kayo mag-comment sa ibaba. So, pwede, ilagay ko po yung ano natin dyan. Ilagay natin yung details natin dyan, no? Comment yung mga tol. Mahirapan tayo mag-Tagalog. Paki-comment yung mga tol dito sa ibaba, sa ating comment section, kung ano pa ba yung dapat natin gawin. Kaya kung ano yung mga comment nyo dyan para meron po akong mga idea. So kasi wala pa po akong mga ano mga tol regarding sa yung alam ko, yung CT scan, nag CT scan ako doon yung nabihag ako. So sa ngayon isa ano yung pwede natin gawin, CT scan ba to o hindi? Kasi may dito mga tol, hindi lang natin napofocus yung sa dito sa ano, kita ba natin dito na ano sa dito mga tol, dito sa ilalim na to, dito may sugat dito may sugat dito ba, may sugat dito, kaya hindi natin mapukusan kasi bawal po yan ni YouTube, bawal po yan ni YouTube na ipokus natin yung ano talaga, yung sugat talaga. Kasi bawal po yan. Kahit ako mga tol, nahirapan ako mga tol eh. No? Kahit ako, nahirapan ako mga tol kung saan tayo kukuha ng mga gamot nito. So,
hindi pa ako nakasahod sa YouTube. So, pati ako mga tol, nahirapan din ako kung saan ako kumuha ng mga gamot nito. Kasi sa ngayon, hindi pa tayo nakasahod sa YouTube. So, kung makasahod tayo, tas man lang, mabilhan natin ng gamot at saka mga CT scan sa hospital yung ulo niya. At pangalawa is mabigyan natin ng gamot. So, sa ngayon, lumpit sa ngayon. So, parang malayo pa. Parang katapusan yung sahod natin, katapusan pa. Anong pizza nga? Anong pizza ngayon? Hindi ko alam kung anong pizza. No? So, ano pa? Sa susunod na buwan pa yung ano natin, yung sahod natin. Kaya sa ngayon, so hanap tayo ng paraan. So, walang imposible kay God kapag manalig tayo. Lahat na paraan, lahat ng mga problema, may mga solusyon, no? May mga solusyon talaga lahat ng mga problema natin. Okay ka? Ha? Okay ka? Yan, tumatawa na siya mga tol. Siguro no, lahat ng mga problema may mga solusyon talaga. Kaya laban pa rin, no? Laban pa rin. Kaya dami nagsabi mga tol na ano daw ako, na matulungin na tao. Totoo naman, no? And personally, kung wala tayo sa camera, kung meron man tayo, kaya yung mga tao na mga palaboy dyan sa mga daan, kung makikita ko yan mga tol, kung meron lang akong pera, bibigyan ko. Kasi, kawawa ba? Kahit malaki, maliit pa yung ibigay mo, basta makabigay ka lang. Kahit 100 pesos, 200, at least makapagbigay ka ng saya ng isang tao. So, pwede naman yun, no? Di ba? Wala naman yung nagbibes sa malaki or maliit yung ibigay mo sa kanya, no? Hindi naman yung nagbibes, no? Importante yung matulungin ka ng tao, di ba? Kaya sabi ng iba, the more you give and the more na maraming blessing upon blessing na dumating sa iyo. Okay, no? Papagayin ako sa inyo. So, ito. So, ito guys, oh. So, kailangan natin to. I-ano natin, no? Meron kayong mga kunti-kunti ng mga pira dyan, no? Pwede natin to mga tol, mga tulungan. So, ito, wala pa tayong ano, wala pa tayong mga banig dito. Ganito lang. Nakita ko lang to sa kalsada. So ito. Ito yung ginagamit sa saging tol. So ito. Yung ginagamit sa saging. So nakita ko yun doon. So kinuha. Para meron siyang ano. Meron siyang handig. So yung kulang natin dito. Yung kumot. Banig. Saka yung pagkain. Wala tayong pagkain dito mga tol. Wala tayong pagkain. Wala tayong pagkain dito. So ayan o, hanggang dito na lang itong video mga tol, no? So hanggang dito na lang itong video mga tol. So maraming salamat, no? Sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa atin, no? Bukas mga tol, no? Yung gagawin natin, kasi may nag-PM sa atin na meron na daw yung mga bihag, yung mga armado. So babalik tayo doon sa area. Hahanap tayo ng paraan. May mga bata daw na binibihag nila doon, kaya babalik tayo doon sa area. So yung sinasabi nyo mga tol, no, dami nag-PM sa atin, yung sinasabi nyo yung si Rihanna, kung naalala nyo mga tol, no, si Rihanna at si Charlene at si Princess. So baka bukas or mamaya magpunta tayo doon. I-update natin kung kalagayan nila mga tol, no? Yung kalagayan nila. So, palayo yun na area. Kailangan pa tayo magsakay papunta doon. So, kung naalala nyo mga tol, no? Si Charlene, si Princess, at si Rihanna. So, kunin natin doon. No? Ilagay natin dito sa safety. So, alam ko,
kayo yung nag-request nito, kaya gagawin natin ang lahat. So hanggang dito na lang itong video, mga tol. Maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa atin. God bless us all. I love you.